everyone, this is Lady and welcome sa channel ko. And for today's vlog, dahil ang dami po nagre-request sa akin na gumawa ulit ng tutorial sa pagsasign up sa hikorea.go.kr or 1345 Korean Immigration dahil medyo malabo daw po yung una kong tutorial. So para sa inyo, gumawa po ako ng siguradong malinaw at mas maiintindihan nyo sa tama na andakdak. At simulan natin ang aking tutorial. Let's go! Simulan na po natin ang tutorial kung paano nga ba mag-sign up sa hikorea.go.kr. Bisitahin nyo po yung kanilang website. And then, kung siya po ay naka-Korean, sa bandang taas, makikita nyo po yung language. Pwede nyo po siyang pindutin at hanapin nyo lang po yung English. I-click nyo siya para malipat siya sa English. And then, makikita nyo po join. I-click nyo po yung join. Tapos, i-click nyo po yung kanilang privacy policy. I-check nyo po siya. I have read, accept the user agreement and privacy policy. Tapos, nakalagay dito, private membership, i-click nyo po yung foreigner and then join. Tapos, sa application form, make sure na ilalagay po ninyo yung inyong foreign registration number or yung inyo pong ARC. Tapos, dun sa pangalan, dun sa number 2, nakalagay name, ilagay nyo po dyan kung ano mismo yung nakasulat sa inyong ARC. Huwag po ninyong ilalagay yung pangalan ninyong nakasulat sa passport kasi kung minsan magkaiba po yung nakalagay sa passport at sa inyong ARC. Ang ilalagay nyo po kung ano lang yung nakalagay sa inyong ARC na pangalan ninyo. Tapos, sa baba, makikita nyo dyan, confirm input. May makikita kayong number, kagaya nyo sa akin, 6331. I-input nyo lang po siya and then i-click nyo po yung confirm. Dadalahin po nila niya kayo sa isa pang application form sa membership. Dito po, gagawa po kayo ng ID. Pagkalagay po ninyo ng ID, i-click nyo po yung ID check para po makita kung yung ID na yon ay maaari nyo bang gamitin. Tapos dun po sa password, a combination of 10 to 15 alphanumeric characters. Ibig sabihin, capital letter, small letter, numbers, and special characters ang kinakailangan ninyong gamitin, pero make sure na hindi siya lalampas ng 15 letters, basta ganun. Tapos, doon sa password hint question. Just in case na ang inyong password ay nalimutan ninyo, dito po kayo pipili ng question. Make sure na ang question na iyan po ay kayo lang ang nakakaalam. Kayo lang ang nakakaalam ng sagot. Ang ibig kong sabihin, dyan mamili lang po kayo. So ako, ang ilalagay ko, pangalan ng friend ko. Ayan. Tapos sa baba, makikita nyo, email. Make sure na ang email na ilalagay po ninyo ay valid dahil dyan po sila magsasend ng confirmation na kayo po ay nag-sign up sa hikorea.go.kr. And then finally, ilagay nyo po ang inyong mobile phone. Pag nalagay nyo na yung inyong mobile phone, i-click nyo po yung confirm and voila! Ayan na, nakapag-sign up na po kayo. And then, balik po tayo sa main page para po mag-sign in. Ayan po, diba? Nakita nyo, nakapag-sign in ako. So, abangan ninyo ang karugtong ng video na to sa aking susunod na vlog dahil doon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-update ng inyong passport gamit ang kanilang website. So, sana po may natutunan kayo. Bye-bye po! See you next time! At yun po nagtatapos ang ating tutorial tungkol sa pagsasign up sa hikorea.go.kr or 1345 Korea Immigration. Sana po ay may natutunan ulit kayo at kung may gusto pa po kayong i-request sa akin na tutorial, po pwede po kayong mag-comment sa baba. At kung kayo ay bago pa lang sa aking video, please consider to subscribe at huwag yung kalimutan mag-click sa bell button para syempre maging updated kayo sa mga future videos ko na i-upload. So, paano po? Bye-bye! Maraming salamat po! Annyeong! Shoo!